Isang laro na lang, metek na ako. Kaya naman excited akong nag-solo RG ng mag-isa. Naisipan ko ulit gamitin si Bunanong Lilia kasi sabi ko sayang naman yung regalo sa aking Starlight skin kung hindi ko rin to gagamitin. Parang medyo mataas din yung confidence ko na mananalo kami kasi ang ganda nung mga sinishow na hero ng mga kasapi ko. Hanggang sa ito yung lineup na nabuo namin versus sa lineup na nabuo nila. Tapos sa isip-isip ko, wow, ang lalakas ng mga kasapi ko, early game pa lang nakikipagbardagulan na. Tapos nakapatay pa ako, yun nga lang yung core namin, namatay siya. Balak din ako isama sa hukay ni Bubugman, pero syempre, hindi naman makapapayag yan. Naisip ko, pwesto na agad ako dito sa Turtle kasi ilang segundo na lang tutubo na. Kaya lang mauna na pala yung mga kalaban dito, kaya yung XP lane namin, pinatay na agad nila. Nagpa-level 4 muna ako syempre bago ko sumama dun sa Turtle, pero si Karina may taglay talagang kabayanihan. Pumalag mo naman ang mag-isa laban sa ilan yan. Tapos yung tank namin na damay pa. Syempre ako tamang flame shot lang muna. Umaatras na ako tapos si Alpha sumusugod pa. Partida kakalabas lang ng base niyan. Pumunta ka lang pala dito para magpapatay ka. Edi sana pumasok ka na lang dun sa tower nila. Tapos nahihirapan na kaming pumuesto sa Turtle dito. Naiset pa kami nung tank nila. Nabuhay ako pero si Karina patay na naman siya. O ayan, nagre-reason na. Kahit wala si Karina, tuloy-tuloy pa rin yung iba. Nakahuli nga yung tank pero yung skills ko cooldown naman. E buti, nakapatay naman si Alpha. Yun nga lang, isang piraso lang yung napatay niya. Nagsasabi yung Karina, lag daw siya. E bakit maglalaro kayo ng ML rank game pa kung naglalag naman kayo? Huwag kayong mag-start kung nakikita yung red yung ping niyo. At isa lang ang masasabi ko, mas magaling yung tank ng kabilang grupo kumpara sa tank namin. Tignan nyo naman, magkakadikit na yung kalaban dyan. Ano yung inultihan? Tapos nag-ulti kung kailan mga bangkay na kami. Sino pang papatay dyan sa inultihan mo? Yung tank at marksman may sariling mundo. Si Karina dito ginugulo. Si Alpha naman loyal sa lane niya. Hindi lang pala loyal si Alpha sa lane niya, mapagmahal pa dun sa katapat niya. Pinataba niya na masyado yung ruby. Tapos sinubukan ko lang naman i-bet yung power doon. Ako pa yung napahamak ngayon. At wala talagang gustong bumakap sa akin. Kahit isa, pakitang tao lang ba na kunwari concern man lang sila. Wala, hanggang sa natrap na ako. Syempre ang swerte ko naman kung mabubuhay pa ako dito. Kahit alam kong hindi na ako sisikatan ng kinabukasan, pinaglalaban ko pa rin kahit wala na akong karapatan. Isa ka pa, nakastay ka lang sa isang lane. Hindi ka malang marunong magbigay ng vision. Akala ko pa naman ang gagaling talaga nila. Eh parang kaduo mo lang pala, magaling lang sa umpisa. Tapos pag mga bandang kalagitnaan na, wala na, na-expert na yung pagiging magaling nila. Nakita nyo na yung sinasabi ko, pag naka-smurf account ako, ang gaganda ng mga kakampi na binibigay sa akin. Tapos yung mga kalaban na binibigay, parang mga AI. Pero pag nandito ako sa main account ko, baliktad! Siguro sa isip-isip mong kalaban, ang swerte natin kasi mga AI katapat natin. Hindi ako sure, pero kahit apat tumambling na si Lilia dito, hindi niya na makakayanang idepto. Yung set ng tank namin kanina, hindi na naulit pa. Wala nang set na naganap, wala nang set na sumunod pa doon. O diba, sila pa yung nasiset ng kalaban. Ginagawa ko yung best ko para madep yung power namin kasi isang laro na lang talaga, metek na ako. Pero sinusubukan talaga ni Monton ang pasensya ko. Paano naman ako makakametek kung ganito yung mga kakampi na binibigay mo? Akala ko kaya pa. Akala ko madedepensahan ko pa. Kasi ayun na, naubos ko na yung minions. Yun pala, hindi na. Ang lagay, parang gusto mo siya, pero hindi ka pala niya gusto. Depit! Pero buti na lang, maawa si Monton kahit papaano dahil may protection points pa pala ako. Hindi pa ako nabawasan ng star. So, isang laro na lang ulit. Mythic na ako. O, ang daya, diba? Kapag sa smurf, hindi naman ganito.